Hi guys, ngayong araw ay araw ng Lunes. Wala nga akong pasok ngayon dahil nga si Sage lilipat na ng panibagong school. Andito pa nga rin pala yung ate ko dahil nga hindi pa nakauwi kahapon. Uuwi na rin nga dapat sana kahapon yan, kaya lang hindi raw niya matiis yung mga pamangkin niya. Kaya yan si Shinji Bochog ayaw bumitaw sa tita niya. Kasi mga tanghali, uuwi na rin yung ate ko. Bale, ito mga alas 9 nga ng umaga, nagsitayuan na rin kami. Nagalmusal muna nga rin pala kami bago kami umalis dahil nga pupunta kami sa panibagong school ni Seichi. Si Inji, tignan nyo naman, umaamoy-amoy na ng price, oh. Naiinis nga eh, parang gusto nang kumain. Si Seichi, outfit check muna guys, oh. Tignan nyo naman, nakabihis na, poging-pogi. Mga 9:15 nga ng umaga, bumaba na rin kami sa bahay namin. Naglakad nga lang pala kami dahil malapit lang naman yung panibagong eskwela ni Seichi. Si Mami Cherry, oh, outfit check, pack na pack, ganern. Siya nga pala guys, kinder pa lang pala si Seichi. Kumbaga graduate na siya dun sa unang school na pinasukan niya. Pero dito sa lilipatan niyang eskwelahan, kinder pa rin naman si Seichi. Good morning! Punta naman kami sa bagong eskwelahan nila ni Seichi ngayon. Ayan. Lilipat na siya ng school simula bukas. Bukas ba? Fast forward nga guys, after 5 minutes, nandito na nga kagad kami sa bagong eskwela ni Seichi. Ayos na ayos nga to guys, dahil nga malapit na yung school ni Seichi, hindi na mahihirapan si Mami Cherry maghatid sa kanya. Nandito na nga rin pala yung ibang mga magulang na graduate na din yung mga anak nila sa ibang eskwelahan. Bale, ito bago nga mag-alas 10, pumasok na rin kami sa loob. Ang ganda nga ng bagong eskwela nila Seichi guys, kasi ang daming palaruan. Marami nga din pala siya magiging kaklase dito, kaya marami din siya magiging kaibigan. Doon kasi sa dating school ni Seichi guys, parang apartment lang yun na maliit. Kaya lima lang silang magkakaklase doon, konti lang talaga. Kaya sigurado ako maninibago si Seichi dito kasi ang dami na nila sa loob ng room. Pagpasok nga namin dito sa loob, pinaupo nga lang muna yung mga magulang. Tapos nagpakilala yung principal at saka yung mga advisor. Pagkatapos nga magpakilala ng mga teacher dito, nilibang muna nila yung mga bata dahil nga first day. Alam nyo naman yung pakiramdam ng first day sa school guys, medyo kabado dahil mga bago yung mga kaklase. Tapos bago rin yung mga teacher. Pagkatapos nga nilang libangin yung mga bata, pinatayo naman yung mga magulang dito sa harap para picturean. Una-una nga lang yung ginawa dyan guys, yung mga bata na wala pang isang taon, tapos yung may isang taon, tapos yung mga bata naman na tatlong taon. Sobrang galing nga nung cameraman dito guys, magpatawa ng mga bata. Kahit ako guys, kanina nung pinicturean na ito, napatawa niya ako eh. Kahit nga si Mami Cherry kanina guys, napapatawa ng cameraman eh. Bale, ito guys, pagkatapos nga ng picture taking, may binayaran lang kaming konti. Ang binayaran nga pala namin dito guys, yung mga uniform ni Seichi sa school, sombrero at saka yung mga bag. Tapos pinapasok naman sila dito sa room na papasukan nila. Kumbaga, pinatesting muna yung mga bata kung ano ba yung magiging lagay nila dito. Si Seichi naman guys, mukhang nagustuhan niya dito sa panibago niyang school. Ang dami kasing mga laruan dito na trim, paborito pa naman ni Seichi ito. Si Seichi naman guys, hindi naman yung palaway na bata eh. Si Seichi kasi kapag ka may umaaway sa kanya, siya na yung umaatras. Kumbaga, magugulat ka lang, iiyak na lang bigla yan kapag ka may umaaway sa kanya. Tapos after 30 minutes nilang mag-try dito sa loob ng room nila, pinauwi na rin kami. Ito talaga yung pinaka-nagustuhan ni Seichi dito sa loob guys, so ang dami kasing padulasan at saka palaruan. Meron din mga laruan sa mga gilid-gilid dyan guys, hindi ko nga lang na-videohan. Ayun, eskwela nila sa Seichi. Malapit ng eskwela nila sa Seichi sa amin guys, mga ano lang siguro. Ilang minuto ba lakarin tabi? 5 minutes lang na. No? Mga 5 minutes lakad lang. Kahit hindi na magba si Mami Cherry dito eh. Oh. Ando na yung bahay namin eh, sa may stoplight dun eh. Oh. Outfit check. Say hi. Hi. Fast forward, nandito na kami sa bahay. Tulog pa nga si Ate Sari, pagdating namin hindi pa rin nagigising. Yung magtita naman nandito lang sa may higaan, si Shinji daw kasi ayaw magpalapag. Bale, ito na nga pala guys, yung mga binayaran namin kanina sa school ni Seichi. Meron nga din pala sila sublero dito guys, etong white blue na to, pang summer nila yan. Tapos ito namang may pagka blue green na to guys, pang winter naman nila Seichi yan. Tapos ito naman yung bag nila, no? Ang cute kasi, ang liit lang. Hinawakan ko muna nga si Shinji dahil yung tita niya nangangawit na daw. Dahil nga itong si Bochog, napakabigat. Nagugas na nga rin pala ng pinggan yung ate ko, tapos nagsayang na rin siya dahil nga naubos na yung kanin namin kanina umaga. Bale, eto, nagising na nga rin pala si Ate Saori. Tanghali na nga nagising si Saori kasi umalis kami kanina, natutulog pa yan. Tapos nung dumating kami, natutulog pa rin. Malambing nga yan si Saori kay Shinji, kaya si Shinji lagi rin niya napapatawa. Unum,
Fast forward guys, mga bandang tanghali nga, dumating naman tong cake na in-order ni Mama kahapon. Para kay Saori nga sana to guys, yung graduation ni Saori nung nakaraan. Yun nga lang, umalis kami kahapon, hindi namin nakuha nung diniliber. Kaya eto, pagdating nga sa bahay, medyo nasira na nga yung design niya. Pero okay lang, wala namang ibang kakain nito, kami lang din naman yung kakain nito eh. Bali, ubi nga pala yung flavor nito guys, tapos meron siyang toppings na keso, leche flan at saka makapuno. Pumangit nga yung design niya pero bumawi naman sa lasa kasi sobrang sarap, nagustuhan nga din ni Saori at saka ni Seichi. Sayang nga lang din, hindi iningatan nung nagdi-deliver eh, no? Bale, eto na nga pala guys, yung bag ni Saori na binili kahapon ng lola niya sa kanya. Marami kasing nagandahan dito, gusto raw nilang makita yung loob. Bale, ganyan nga lang pala yung design niya guys, parang pa-box lang siya eh, no? Tapos kapag binuhat niya siya guys, sobrang gaan. 6 na taon na nga rin pala nila magagamit to kasi grade 1 hanggang grade 6 na to. Meron nga din pala tong warranty guys, kaya kapag may nasira dito, papalitan nila ng bago. Ang galing talaga dito sa Japan, ang ganda ng mga bag nila. Dati nung grade 1 kami, yung mga bag namin sa Changi lang namin binibili. Tapos ito naman yung bag ni Seichi guys, ang ganda eh no. Tinanggal nga namin sa plastic para matesting ni Seichi. Kaya lang si Shinji yung nagtesting guys eh no, napapangiti pa nga, parang gusto na mag-aral. Nak nang teting si Seichi, o bagay na bagay kay Seichi guys oh. Parang napakabait na bata eh no. Miyamiyang konti nga eh, kumain muna kami ng tanghalian. Mga bandang alas 2 kasi ng hapon, uuwi na yung ate ko. Kaya sabi ko sa kanya, kumain muna kami bago siya umuwi. Fast forward, pauwi na nga pala yung ate ko. Mga alas 2 na kasi ng hapon yan. Tapos nagpaalam na rin siya kay Saori, kay Seiji at saka kay Shinji. Nakatulog nga si Seiji kanina kaya hinalikan na lang ng ate ko bago umalis. Kung itatanong nyo nga pala guys, kung saan nakatira yung ate ko, doon siya nakatira sa may Gunmaken. 3 oras nga pala yung biyahe niya mula dito sa bahay namin. Kaya mga bandang alas 2 ng hapon, umalis na rin siya para bago mag alas 6, nandun na siya sa kanila. Bye! Bye-bye Saori! Bye-bye. Bye-bye. Pakis pa nga isa. Bye-bye. Ingat ka tigay. Bye-bye. Bale, eto guys, pagkaalis nga ng ate ko kanina, nakatulog kami lahat ng tanghali. Magluluto nga sana ako ng spaghetti tapos pritong manok dahil nga 200k followers na tayo. Yun nga lang, medyo late na nga yung oras kaya naisipan ko na lang na bumili na lang ng number balloon. Tapos si Mami Cherry naman, nag-order na lang ng pizza para meron kaming handa kahit papano. Bale, eto, kakauwi ko nga lang na eto guys dahil bumili ako sa labas kanina. Tapos binalang ko na rin si Saori at Seiji ng mga pasalubong. Bumili nga lang ako nitong number balloon tapos sinamahan ko na rin ng malaking K. Tapos nilagay ko na nga rin yung design para makapag-celebrate na kahit papano. Sayang nga nakauwi na yung ate ko, sana kasama siya ngayon dito sa may celebration natin. Maraming salamat nga pala sa inyo guys sa patuloy na pagsuporta sa mga vlogs namin. Ito na nga lang din pala yung cake na binili ni Mama, yung ginamit namin sa pang-celebrate kasi sayang naman kung bibili pa kami ng bago. Ang sarap ng flavor niya guys, so leche flan, tapos may cheese, tapos makapuno. Tara kain na tayo guys, itadakimasu. Kung hindi nyo nga pala alam guys, si Seichi hindi yan kumakain ng pizza na mayroon toppings. Kaya kapag kumakain kami ng pizza, pinapatanggal niya yung pineapple tsaka yung ham bago niya kainin. Ganito lang naman kami mag-celebrate kahit ano lang kasi konti lang naman kami sa bahay. Hindi naman namin kailangan maganda ng marami kasi hindi rin naman namin mauubos yun. Basta ang importante, mahalaga, happy ka, masaya ka. Kain niya pizza. Kain niya pizza. Kain po tayo. Sa isip-isip siguro ni Shinji guys, eh no, pasalamat kayo, maliit pa ako. Pero kung malaki na ako, ubusan ko kayo ng pizza. Sa tuwing kumakain kasi kami guys, tinitingnan niya kung ano yung kinakain namin eh. Bago matapos yung vlog na to, gusto ko magpasalamat sa inyo guys. Maraming salamat sa inyong suporta. And happy happy 200k followers sa ating Facebook page. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit next video. Diyan eh, mata ne. Arigato gozaimasu. Ngek, ngek, ngek. Bye-bye.